Tapos hindi natutulog yan ng hindi naliligo. So kapag pagod na pagod siya, pag pagod na pagod si Maine, ang gagawin niya, tapos pag-uwi niya sa bahay, magbabalot siya ng shower cap, tapos magsusot siya ng long sleeves, tapos uhiga lang siya sa first layer ng kama. Para huwag madumihan kasi sobrang OC siya sa bed. Pero ako kaya ko matulog na madumi. Tapos, hindi ako natutulog nang hindi nagsha-shower. Tapos minsan, kapag sobrang late na ako naka-uwi, kung wala na akong time mag-shower o sobrang pagod na, mag-wipes ako. So, nakakatanggal ng 99.99% of germs. Kapag natulog nang hindi nag-shampoo, nang hindi naka-shower, naka-shower cup ako. So, pag gising ko kinabukasan, pawis-pawis, di ba? Pero okay na yun. At least, hindi na andumihan yung pillowcase, tsaka yung bedsheets. Alam niya na. Number two. Welcome back, mga kaaldab. Well, babalikan ko lang po sila, mga kaaldab. Ito po yung totoo. At talagang masasabi natin na hindi pa po ikinakasal daw o walang relasyon daw. Pero bakit alam na alam ni Richard Fulkerson ang ginagawa ni Bengay sa loob po mismo ng kanyang kwarto? Ito yung ebidensya at resibo, mga kaaldab, sa mga taong hayaw pong maniwala, sa mga taong nagbubulag-bulagan lang po pagdating sa social media. Nakakalungkot, di po ba, na pilit po nilang pinalalandakan, eh, never po na magkarelasyon sila Bengay at si Congressman Espatid. Alam nyo naman po kung anong merong kasarian si Congressman Espatid. Di po ba? Marami na naglalantad. Siyempre, susunod na rin po yan, mga kaaldab. Pero siyempre, kumukuha rin po ng timing yan. Di po ba? Well, wala po akong problema sa LGBT community. Kung baga, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Marami na pong artista sa ABS-CBN na nagladlad na. Kaya, kumpiyansa at kampanting-kampante si Richard Fulkerson. Lalo naman po sa mga sagot niya sa kanyang mga interview. At kay Bengay naman po, puro taas ng kamay at talagang yung tipong chika lang, di po ba yung sinasabi niya dito sa video na to? Respeto na lang po sa mga ayaw pong maniwala, sa mga tao pong pilit pa rin pong nagbubulag-bulagan, di po ba? Ulitin ko, sarsuela lang po lahat. Saan ka naman kasi makakita na Sabado o Biyernes engagement ring? Sabado pinakita sa Itbulaga. Linggo, Lunes, hindi na suot. Common sense na lang, mga ito, mga kaaldab, ang wedding ring o ang engagement ring, pinalalandakan yan. Pinapakita yan sa social media. Pinaparamdam yan. Pero bakit hindi po suot ni Bengay? Bakit nung unang araw o nag-live nung Lunes sa Itbulaga, bakit hindi niya po pinakita? Bakit hindi niya sinuot? Kasi sarswela lang yun, palabas lang po yun. Saan ka naman kasi makakita ng mga ganun? Nakasetup pa lahat. Di po ba? Kaya nga po ako, kami pong mga True-Blooded Aldab Nation, hindi masyado naapektuhan. Lalo pa po, mga kaaldab, nung nakita nga po namin at na kumbaga napanood na hindi nga po sinuot ni Bengay, eh masaya na po kami. Doon pa lang, alam na po namin. Doon pa lang, kumbaga malalaman mo na hindi niya pa talaga totoong gusto. Napipilitan lang po siya dahil sa sarsuela. Di po ba? At abangan nyo, mga kaaldab. At ito rin po yung isa sa bagong sorpresa ng Itbulaga daw. Sabi ni Henyo Master Joey De Leon. Ulitin ko, yung sorpresa na yan, mga kaaldab, maingay na maingay po yan. May bago nga po talaga, pero hindi ko na naman po uunahan dahil ayoko nga po kayong paasahin hanggat hindi po nila sinasabi. Mas mabuti pong sa bibig po mismo ni Henyo Master Joey De Leon o kung sino man, kung si Bossing man, pero alam ko si Henyo Master Joey De Leon ang magbubulgar pa rin nito. Hintayin na lang po natin. Mahirap pong pangunahan. Alam nyo naman po ako ngayon.
Nag-iingat na rin po tayo 101%. Although marami siguro nag-a-upload na nito, siguro narinig nyo na po sa social media, nabalitaan nyo na. Marami kasi nagsasabi sa Mr. Destiny, nabalitaan na namin yan eh. Kumbaga ako mga kaaldab, sinisigurado ko na hindi na po mahilig kumuha pa ng info galing po sa management tapos bibiguin din po tayo. Di po ba? Mas maganda na nga po itong ginagawa natin na kumbaga yung tipong alam mo na mga kaaldab, yung mga kaganapan, mga galawan, at least ako mga kaaldab, 101% po tayo dyan. Kumbaga ano man po yung mga kumakalat, ano man po yung mga nababasa at nakikita natin sa social media, yun lang po tayo. Diba? Antayin po natin. Aaminin naman po o sasabihin naman po yan ng management eh. O ni Henyo Master. Tapos dun ko na lang po sasabihin sa inyo kung ano pa yung mga detalye na yon. Ang sa akin lang yung panimula. Yung magbigay siya ng update, ako na po bahala dun sa mga susunod. Kasi kumpirmado na ron eh. Ang hihintay lang po natin, yung talagang galing po mismo sa Eat Bulaga. Di po ba? Yun po yung pinupunto natin at yun nga po yung lagi kong sinasabi. Katulad nga ng mga kaganapan po. Di po ba? Na sa Eat Bulaga. Pero syempre, kumbaga, tignan na lang po natin. Mahirap po magsalita. At patungkol po kay April na binabatikos po nila. Hindi ko alam bakit pinabubura na naman po. Wala daw pong magawa lang si April kaya nagpo-pogs ng ganun. Kumbaga, syempre, nami-miss niya yung natutuwa lang daw po siya kaya pinost niya kasi isang taon na palang nakalipas. O, doon na tayo. Sige, pagbibigyan natin sila mga kaaldab. E, paano yung pangalawang post? Anong ibig sabihin nila noon? Anong pahiwatig yun? Nung una, pagbigyan na natin August eh. August 1 eh. Eh, bakit yung pangalawa? Real talk mga kaaldab. Bakit yung pangalawa? Well, sa mga taong hindi pa rin po kumbaga naniniwala o hindi pa rin po kumbaga masasabi natin na ayaw pa rin pong tanggapin yung katotohanan, okay lang yan. Eh bakit po galit na galit po sila sa atin? Bakit sila na po yung lamang, sila na po yung dihadong dihado sa laban o yamadong yamado sa laban at tayo po yung dihado, parang bumabaliktad, di ba ba? Parang bumaliktad yung labanan. Aldab pa ngayon ang mas pinaniniwalaan kesa po sa mga kumakalat na engage o pro wedding proposal. Ano sa tingin nyo mga kaaldab? Real talk to. Gaya nga po ng itong video pinakita ko po sa inyo. Ito totoo. Hindi ko inedit. Walang halong panlilin lang. Walang halong pandaraya. 101%. Napakinggan nyo naman po siguro at napanood nyo. Respeto na lang po sa mga bulag at bingi sa katotohanan, sa mga taong hindi naniniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. May kanya-kanya po tayong opinyon at pananaw.